Magandang araw, SP Netics at mga kaparokya saan mang sulok ng mundo. Ito ang SP Breaking News, Parish Information at Your Fingertips. Headline sa araw na ito, January 22, 2022, araw ng Sabado. PPC or Parish Pastoral Council nagdaos ng pagkukulong, paghahanda sa kapistahan, pagsasaayos ng kampanaryo at proseso ng synodality pinalakay. Nagpulong ang mga kasapi ng PPC or Parish Pastoral Council kaninang ikasyam ng umaga. Inilahad sa nasabing pagkukulong ang mga plano sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Policarpo sa darating na Pebrero 23. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 at sa pabago-bagong quarantine classifications, ipagpapaliban muna ang ilan sa mga nakagawiang paraan ng paggunita ng kapistahan ng mahal na patron. Misa nobinaryo ang magiging pangunahing gawain. Maliban sa pagkakaroon ng tatlong misa sa mismong kaarawan, ikukonsidera rin ang pagsasagawa ng motorcade kung mabibigyang pahintulot ng lokal na pamahalaan. Hinggil naman sa update ng muling pagsasaayos ng kampanaryo at bungad ng simbahan, nakalikom na ang parokya ng mahigit 10 milyong piso o 92% ng kabuuang halaga. Inaasahan ang pagsisimula ng demolisyon ng opisina ng parokya sa mga darating na araw. Pansamantalang ililipat ang opisina sa bulwagan ni San Policarpo habang isinasagawa ang nasabing proyekto. Bukod sa pagsasaayos ng kampanaryo, target din ng parokya ang pagkakaroon ng tatlong automated swinging bells. Nagkaroon ng pagpupulong via Zoom sina Father Maligat at mga kinatawa ng Carillion Technology Singapore kahapon January 21. Ito ay tungkol sa proseso at estimated cost ng mga kampana na tinatayang aabot sa 2.7 million pesos. Samantala, isa rin sa tinutukan sa pagpupulong ang pakikibahagi ng parokya sa synodality. Masusing inilahad at ipinaliwanag ng parochial vicar ng St. Policarp na si Reverend Father Ray Angelico Habay ang proseso at timeline of activities patungkol dito. Sa isasagawang survey, ang mga kasapi muna ng PPC ang inaasahang magiging kalahok dito. Bawat samahang pansimbahan ay makakatuwang ng parokya sa paglikom ng mga kasagutan na magmumula sa mga ordinaryong mamamayan at mga nabibilang sa ibang sekta tungkol sa kanilang pananaw sa simbahan at sa pananampalatayang Katoliko. At para naman sa ating SP Kumustahan, binabati natin ng maligayang kaarawan si Rog Laya ng SP Power Media. Siya ay nag-birthday kahapon, January 21. So happy birthday sa iyo, Rog, gayon din sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At para naman sa mga nakahanap na ng forever na katulad ni na Sister Clementine at Brother Vehe San Juan, happy wedding anniversary sa inyo. It's their 35th at sana ay manatili kayong matatag sa lahat ng hamon na inyong haharapin sa buhay. Mabuhay kayo! Ang parokya ng San Policarpo ay taus-pusong naghahatid ng pakikiramay sa pamilya ng ating kasamahan na pumanaw na si Brother Ricardo Ferrer. Si Brother Rick ay nagsilbi sa parokya bilang kasapi ng Knights of Columbus at Adorasyon Nocturna Filipina. Naging recipient din siya ng kauna-unahang Gawad San Policarpo taong 2019. Inihatid sa kanyang huling hantungan si Brother Rick ngayong araw na ito, Enero 22, 2022. At yan ang kabuuan ng ating balitaan at kamustahan sa araw na ito. Ako si Chay Davinia, ang inyong nakasama dito sa SP Breaking News, Parish Information at Your Fingertips.